Mga suki, ito, tinupok ng apoy ang 18 sasakyang nakaparada sa NIA Terminal 3 kahapon. Nabalot na makapal na usok ang lugar. Ayon sa Manila International Airport Authority, pribadong kumpanya ang namamahala sa pay parking at karamihan sa mga pumaparada rito ay ilang araw iniiwan ang kanilang mga sasakyan. Isa raw sa tinitingnan dahilan sa pagkalat ng apoy ang mga tuyong damo sa parking area. Kasalukuyang pang iniimbestigahan ang insidente. Yeah, nga Kuya Kay, para pag-usapan kung paano maiiwasan ng ganitong aksidente, lalo na sa tindi ng panahon ngayon. Makasama natin si Senior Fire Officer Juan Richard Roses ng Bureau of Fire Protection, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Senior Fire Officer Juan Roses. Unang girit yun, magandang umaga. Magandang hapon na pala, gabi na. Magandang gabi din po. Ayan, magandang gabi. Pasensya, kulang sa tulog. Sir, ano-ano ba yung mga gamit na hindi dapat iwan sa loob ng sasakyan para hindi ito pagmula ng apoy? Yep. Pabango, alcohol, ano pa ba yung mga hindi dapat? Yes, iwasan po natin na maglagay ng mga bagay na madaling masunog. For example, yung mga lighter natin. A lighter pala. Yung mga pabango, yung masabog alcohol lighter, po natin. No, sa init, ano? Yes, may tendency po na sumabog. Alcohol, ano? Yes, and iwasan din po natin yung, for example, yung eyeglasses natin, yung magnifying glass. So pwedeng magkaroon po dito ng magnifying effect na magfo-focus yung init ng sunrise ng araw papunta sa isang bagay. And then, syempre, magkakasya ng sunog. Oh, ganun. Sunglasses? Yes, opo. Pati sa lamin. Yes, pati po yung bottled water natin. May chances po na mag-reach. Pati bottled water? Kasi yes, magnifying glass pag kinapat mo sa araw, eh. Nag-focus ng init, eh. Nagiging apoy. Ganun pala yun. Ako, oo. Sa tindi ng init ng panahon ngayon, paano ba maiwasan ang mga aksidenteng tulad dito sa sasakyan, lalo na kung nakaparada? So dito po ina-advise natin, for example, kaya naman natin i-park sa isang shaded na lugar. Mas maganda po sa ganun. So mas maiiwasan natin yung sobrang init ng panahon. Mm. Pero kung hindi po maiiwasan, so, pwede, pwede po natin ibaba yung mga sun visor natin. So malalesen yung focus ng sinag ng araw. And then kung kaya po natin, secured naman yung lugar, pwedeng maglagay tayo ng space doon sa bintana. Kung secure yung lugar. Then, so may konting singawan. Yes po, para hindi ventilation, naipon. Para hindi naipon. Gano'ng kalaking singawan ang pwede natin? Siguro mga half an inch? 1 to 2 inches, okay na po yun. Para lang ikas ang kamay? Yes. Ikas ang ulo? Opo. Malaki yun, pag ulo papasok mo ron, Susan. Ulo na ipis. Malaki doon, no? Ipis kaya. At ako, eh kung sakaling may matrap na tao sa loob na mainit na sasakya, ano yung dapat gawin doon, sir? Yan. So, kung example, nakita po natin na unconscious na mayroon tao doon sa loob at napakainit po nung panahon, pwede na kagad natin basagin or subukan muna natin na buksan yung pinto kung bukas naman. Pero kung hindi po, basagin na natin yung salamin din, ilabas po natin kagad yung victim din, humingi kagad tayo ng saklolo. Sir, yung salamin na yan, tempered glass yan, mahirap basagin. Paano natin babasagin? Yun po, kumuha tayo ng medyo matigas na bagay kung may bato or ano, and iwasan natin na doon mismo sa side ng victim tayo magbabasag. Kung nasa likod siya, sa harap tayo magbasag din, makakakuha na tayo ng access papasok po ng sasakyan. Ngayon, tag-init, gaano katindi kayang mag-init ng sasakyan kung ito yung nakabilad sa araw? So, abot ba yan ng burning point? Mataas po yung chances na ano na mag-create siya ng ano ng enough heat para mag ano ng sunog talaga. So yun nga, maganda po talaga na may ventilation yung sasakyan natin. Lalo na kung mahabang oras, opo, ano? Kung mga isa-isang oras ito kasi lang. Kasi mga coaching to mga iniwanan ng mga pasahero. Yes. Dalawa, tatlong araw yan. Magdamag at maghapon sila. So advice po natin sa ganyan, kung ganun katagal natin iiwan, mas maganda nga po tanggalin natin yung connection sa battery kasi baka mamaya meron naman mga rodents doon makagat yung mga wirings natin. Pwede alam mo, sir, isi-share ko lang, nasunugan ako ng sasakyan at ang sanhi, ang inatkat ng daga. Ay, ano naman yung mabibigay mong tip sa ating mga kapuso para maiwasan na pag-overheat ng mga sasakyan umaandar na, nag-overheat pa? Yan po. Siyempre, unang-una, siguraduhin po natin na nasa top na condition yung sasakyan natin. Mm. So, nasa maayos na condition bago natin gamitin. So, i-ensure natin na enough lang din yung fluids anong sasakyan natin. Hindi siya basta-basta mag-overheat. Mm-mm. And then, kung nakaparada naman po, yun nga po, ilagay natin sa hindi gaanong naaarawan na lugar. Sir, ano po advice nyo sa ano, sa lahat sa loob ng kotse, napakainit ng ulo dahil sa traffic? Yun naman po. Siyempre, magbawan po tayo ng matinding pasensya kasi hindi natin maiwasan. Kasama na sa buhay natin yung traffic. Tama. Nako, maraming salamat sa nag-iinit nating usapan, Senior Fire Officer Juan Richard Roses ng Bureau of Fire Protection, Quezon City. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. May say kami dyan, mga suki!